lahat ng ginastos ko sa house repair na yan ay galing po sa almost 7 years na house rental fee na nakokolekta namin buwan-buwan. Yes, maniwala kayo sa hindi, pero nagawa ko. Kung nakaya kong ipunin yon, alam ko magagawa mo rin. Hello everyone! Welcome back to our channel. And for this video po, isishare ko po sa inyo kung paano ako nagkaroon ng passive income, paano ko ginawa, at sana po ma-inspire kayo o kaya magkaroon kayo ng idea kung paano gawin, makahanap, na suitable na magiging passive income niyo while still working abroad. Nung nag-start na po ako magtrabaho dito sa Abu Dhabi, naiwan ko po yung bahay namin sa Samar. So ang ginawa ko, pinarentahan ko po yun para naman po magkaroon ako ng mag-aalaga ng bahay at the same time, may pumapasok na konting kita. So for almost 7 years, may nagrerenta po sa bahay namin na yon. Salamat Lord. At saka, noong last year, September 2020, nagpaalam na po yung last tenant namin. So ang ginawa ko, pinag-isipan ko na siyang iparepair kasi meron na siyang mga konting sira at may mga dapat nang ayusin. At share ko lang sa inyo guys yung lahat ng mga nagastos ko. Labor contract na nakuha ko kay Manong Edgar is 68,000 pesos. Sa house repainting naman is 24,500. Yung electrician ko is 500 per day, nakaapat na araw siya. Kasi may mga pinabago kaming wirings, may pinadagdag kaming saksakan sa kitchen. At lalong-lalo na doon sa laundry area para yung titira o kaya yung rarenta, eh hindi sila mahihirapan. Sa cleaning and clearing naman, chinards din nila kami ng 6,500. Kasi during that time, naiintindihan ko, is pandemic. Wala pong garbage collection. Kaya ang ginawa po nila, nagrenta sila ng sasakyan para hakutin lahat ng mga basura at linisin ang buong area. Ang total cost naman ng materials na nagastos ko is umabot ng 240,000. Lahat na yon kasama na doon ang mula sa semento, graba, buhangin, tiles para sa buong bahay. Nagpalagay din po ako ng insulator para pag tag-init, hindi sila naiinitan. At pag tag-ulan naman, yung hindi maingay sa loob ng bahay, kasi experience ko yan doon sa bahay namin na yun sa probinsya. At kasama na rin yung mga ibang electrical materials. Sa next slide po guys, makikita nyo ang repairing sa bahay namin. Yung before at saka yung after. Thank you.
tapos na po yung repair ng bahay namin. Ang saya-saya ko kasi ang ganda ng pagkakagawa, ang linis-linis, at saka ang ganda ng kulay, nakuha nila yung gusto ko. At ang pinaka-good news talaga is, meron na pong nakakuha ng bahay namin, meron na pong nakatira, nagre-renta na po sila. Meron na pong nagre-renta sa halagang 6,500. Hi, Tita Rona! This is your first payment sa renta mo sa bahay. Thank you and God bless! Oh, diba? Passive income na to! Ang saya-saya ko. Thank you, Lord! Nagbigay sila sa akin ng 1 month advance at 1 month deposit. At ang ginawa ko naman din doon is nagpakabit na ako ng water supply para sa kanila para makagamit sila ng gripo, para hindi sila mahihirapan. At nagpagawa na rin ako ng kontrata para po legal ang lahat. Sana na-inspire ko kayo sa video na to. At kung meron kayong mga ideas kung paano ang iba pang passive income, comment down below o baka makatulong sa ibang mga viewers na nag-iisip na at nagpaplano kung ano ang suitable na passive income para po sa kanila habang nasa ibang bansa pa rin. Please like, share, and subscribe para naman po mag-grow yung channel natin. Hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. Stay safe. See you in my next vlog. Bye-bye!